Hello, hello. So mag-update tayo ulit about sa mga trending stocks guys sa PSC. Siyempre, mag-subscribe na kayo sa ating channel and paka-press si all button para palagi kayong mananotify. Ayan. Unahin natin sa FCG guys. Uy! Ano nangyari dito? Oh, solid oh. Nasa peak na siya guys ngayon. Sa FCG. We don't expect this one, ano? Ayan, pero kung may hype nga kasi, eh talagang mag-extend pa yung upside. Okay? So right now, medyo solid. And ano natin, ano? Sukatin natin mula. So sa tingin ko dito guys, ano malapit dito sa ano ba to? 0.53. Tapos sa price niya ngayon nasa 1.02. Almost 93% guys. Okay. Yung mga nakapag bottom peak dito. So medyo good sa no. 'Di ba? Ayan. So breakout dito. And silipin natin mamaya to kung meron tayong makikitang mga TL. Okay, mga patterns na pwede nating maisama. Ayan. Kasi sa part na to, it's possible divergence na to guys eh. We have here high, lower high. Okay, sa daily chart to. And we have here high, higher high, tapos higher high. So right now, the question is, magra-rally pa ba? So maybe, pwede pa. There's a possibility pa rin guys, ano naman, ano yan, na mag-extend guys. Kasi ito na lang yung resistance niya eh. Yung kanyang all-time high, ano? Diba? So, tignan natin bukas. So, ngayon, Wednesday, tapos Thursday. So, medyo goods pa rin. And yung support natin is isa lang to. Diba? 0.96. Ayan, support. 0.96, ano? So, tignan natin, guys, kung mag-extend. Let's see. Diba? So, napakaganda nung kanyang pagkaka-form dito nung kanyang pattern. Ano? So, halos para siyang big cup pattern. So, ipakita natin. Ano? Ayan. So, ito siya guys. Big cup pattern. So, just in case lang. Ayan. Pero kasi possible na kung siya ay hindi magra-rally yan or mag-extend upside is magkaroon pa to ng handle dito guys. Ayan. So possible din na ganito yung maging ano natin, setup natin ano. So, mag-create siya dito ng handle. Or kung siya ay ano nga dito, mag-extend guys, still, yun pa din yung magiging target natin. Yung height ano. Ayan, so just in case na. Pero silipin natin sa weekly ulit. So sa weekly kasi is overbought na rin. Okay. Kaya maybe baka hindi na ito mag, ano, ma-formed. Ayan, pero still possible pa rin guys, no? Just in case lang. So pwede siya eh. Big cup pattern. Okay. So ayan. Okay, so atin natin. Okay, kumbaga idea lang naman to, no? Okay, so bigay lang tayo ng idea, guys. Kung hanggang saan pwedeng mag-rally to. So at least dito, guys, kahit din natin isagad dito sa baba, ano, sa point, ano ba to? 0.49. Sukat dito. 1.54. So, pwedeng ma-hit to, no?
kung siya ay mag-extend. Ayan. So, just in case lang. Ayan, para meron tayo idea, no? Ayan, pero dito kasi sa, ano, sa weekly chart niya is overbought na rin, ano? Overbought. Ayan, okay. So, yun nga yung ano natin, magiging ano natin dito. 1.54. Okay, kung magpe-play out to guys, ano? Cup pattern na yan. And mas maganda, siguro kung siya ay magkaroon ng handle dito. Kasi mas magiging solid tong neckline natin dito sa 1.02. Diba? Ayan. So, for now, so, yan yung ma-add natin na idea rito for FCG. Since nag-rally. Pero yun nga, so weekly is overbought. Sa daily, still overbought. Tapos possible divergence na rin to. Okay. Kaya medyo ingat lang. Ayun na. Lower highs. Ayan. Tapos, to our chart. Ayun yung support natin, ano? So, dun nga. Sa 0.96 or 0.95. Basta malapit dun, guys. Ayan. Pero kung meron pa tayong ma-add dito, pwede mas maganda. So, siguro punta tayo dito sa lower time frame pa. Ayan, sa 1-hour chart. Check natin. At baka sakaling meron pa tayong makitang support dito na mas malapit dito sa 0.96. I think dito sa 0.99, pwede rito guys. Ayan. Okay. So, support din yan, ano? 0.99. Ayan. Tapos, proceed na tayo kay M-Wide. 7 minutes tayo dito kay, ano? Kay FCG. Ayan. FCG. M-Wide. Sa crypto naman guys, so mag-update or magsabilan tayo. Ayan, so meron tayong tinatry na ano dun, ano, new strat. Okay, so double pick. Ayan. Let's go back dito kay M-Wide. So for M-Wide, based dito sa weekly, so super strong, ano? Okay. And sa part na to, so medyo binuhusan na because of this. Okay, kasi ito yung magiging ano natin dito, eh, pattern, ano? Ito, yung previous, ano niya? Support. Ito, sa 4.15, 4. Ano ba to? 17. Ayan, somewhere here sa 4.17 guys. Ayan. So yan po dati yung kanyang ano na nga yun, all-time low. Ayan, ATL, all-time low for M-Wide, ano? Malapit dun sa 4.17, 4.15. Ayan. So sa part na to, pwedeng mag ano tayo dito, pullback guys, ano? And yung support 3.98 yung pinakamalapit kasi dito eh, sa weekly chart. Ayan, so pwede rin, ano? Then sa daily chart, i-check lang natin. Double gap up na to guys. Ooh. Double gap up. So this time is medyo maliit na lang yung difference dito. Ayan, so meaning medyo humihina na, ano?
Ayan. Extended siya. Ayan, sa overbought area. So, bukas tignan natin kung meron na ba siyang weakness. Ayan, pero dito kasi, mahaba nung yung wick dito sa may taas ng candlestick eh. So, meaning, sa 4.17 up to 4.3, is marami nang nagbebentahan dyan. Take profit na sila, no? Ayan. And yung support natin, 3.98 para ma-filled si second gap up. Okay? So, yun yung pinaka-ano natin dito. Pinaka-idea, no? And speaking of 200-day moving average, fresh breakout. Ayan, so pwedeng balikan to or even worst case is bumalik tayo dito sa baba. If ever na babalik to, pwede rito guys eh. So may 3.8. Ayan. Okay. 3.8. Pwede rin. Overbought pa rin dito no, sa daily chart. This time is i-check natin kung meron tayong confluence sa lower time frame. Meron. OB rin dito guys. Weekly, tapos sa daily, tapos sa 4-hour chart. Then sa 2-hour chart. Tapos sa 1-hour chart, lahat po sila is may confluence. O, diba? Pero still, pwede pa rin itong mag-extend even though na ano pa rin tayo rito sa lower time frame, no? Na overbought. So, pwede pa rin siyang mag-extend, guys. So, maybe dito sa 4.29, pwede mag-retest ulit. Ayan. Pero double gap up na kasi. So, medyo ingat-ingat lang, no? For M-wide. Ayan. Next natin is home. Ayan. All home corp. Corp, corp. So, i-check muna natin dito sa weekly. Overall, para makita natin. Super solid din to guys, ano? Ayan. Sa weekly chart, strong. Di ba? Puro verde, oh. Yung candlestick dito sa weekly. Super solid, ano? Ah, di ba? Super solid. And right now, sa lower time frame is medyo ranging na to. Okay, patalbog-talbog lang guys, ano? Ayan. Tapos, speaking of 200-day moving average, this is very crucial. Okay. Same resistances pa rin and supports. 3.05 sa may support natin. Ano? Tapos, we have here 2.93. Sa resistance naman, 3.15. Tapos, 3.22. First, second, tapos yung third is dito guys. 3.41. Ayan. 3.41. So, ito po yung mga setup natin dito. Or yung mga resistances. Tapos, so, typical bounce to, guys. Since meron tayo ditong prior low. So, kailan ba to? Feb 6. Ito, so, typical bounce to eh. Pullback tapos bounce, ano? Ayan. Then, i-check natin sa, ano, sa lower time frame. Baka sakaling meron tayong makita ang pattern dito. Meron ba? Same lang. Okay, wala. Ayan. Pero dito, so, possible kasi na, ano, magkaroon to ng na isa pang pullback ano, to make a lower low. Pwede. Ito yun ano. So, ang support natin na pinakamalapit
3.05, next dito sa 2.93, tapos 2.83 guys. So bakit dito? Kasi trend line yan before, di ba? So pwede mag-retest dyan, then bounce ulit. Ayan, so pwedeng ganun, ano, yung maging ano natin dito. Play natin for home. Ayan. So i-save natin yan. Then napunta tayo kay Mary Mart. 15 minutes goods. Maabot na ng ano, 23 to 25 minutes. MM, Mary Mart Consumer Corp. So medyo nag-rally rin to, no? O, diba? So right now guys, this is a typical ano, no, kumbaga bounce, throwback din bounce play, ano? Higher high, 'di ba? Palagi natin 'tong sinasabi sa mga videos natin. Mas solid kung siya ay magkakaroon ng throwback tapos magpi-print out ng higher high pagka nag-bounce. This time, pagka sinilip natin si ano, si Mary Mart, guys, ganun 'yung nangyari, 'di ba? So we have here a throwback, breakout, tapos throwback, tapos print out ng higher high. Ayan. So ganito po yung typical play, ano, especially pag fresh breakout. Ayan. So this time yung target natin, ayan, so same pa rin, ano. So sa ating cup and handle pattern, wait lang. Cup and handle. Ayan. In between dito guys, sa 1.75 saka sa 1.78. Pero overall, so pagka sinama natin tong si inverse head and shoulder pattern, ang ating target dyan is dito guys, sa 1.93. Ayan. Okay, from here. Okay. So dito kung saan siya nagkaroon ng throwback, guys, ano? 29% or 28%. So first target 'yan, ano? Yun yung possible na maging profit kung kayo ay nakasalok doon, ano, sa may throwback. Then yung second target is, ayan, 39.6%. Ayan, so base po yan sa dalawang ano natin, pattern natin. Ayan, then sa lower time frame, check natin kung overbought. Okay, so medyo overbought na dito, no? O, ayan, no? Whoops, overbought na. Ayan, pero dito guys, pagka sinilip natin, ang next target, 1.65 kasi. O, diba? 1.65, tapos support natin malapit dito guys sa 1.58 saka sa 1.55. Ayan, o. Ayan, so i-save natin yan, tapos last but not the least, ito si Mega World. MEG. 19 minutes. Okay, mga ano to, mga 23 minutes siguro to aabot. Or 22 minutes. MEG. Okay. Silip tayo dito sa weekly chart ulit. So same din, ano? At parang meron silang ano, nagra-rhyme sila guys ng mga formation, 'di ba? Breakout ang karamihan ngayon.
breakout sa reversal pattern natin. Kasi dito kay MEG, yan sinabi na natin to before sa mga previous videos natin about this one. Double bottom kasi to eh. And yung target natin dito is eto. So at least malapit dito guys sa 2.6. Okay. So fresh breakout. Let's see guys kung magkakaroon ng throwback. Mas okay kasi kung magkaroon tong throwback guys ano. So pag kasi nilip natin yun, ayun oh. Goods na goods eh. 2.37. So medyo oh, ayun oh. Si gap down is na filled na. Ayun, tas boost dito bigla eh. Oh, di ba? So biglang bawi dito guys. And si neckline is malapit lang yan. 2.33. And right now tayo ay nasa 2.37. So ang difference lang is 0.04 ano? Diba? Fresh breakout eh. Ayan. Pero ang maganda rito, hindi pa siya overbought. Ang usual pagka ano, pagka fresh breakout is overbought na siya kaagad. Especially pagka mahaba yung body ng candlestick ano. Ayan, so dito kay MEG is medyo maliit kasi. O diba, so medyo maliit yung kanyang body ng last candlestick niya. Pero kung lumaki to, let's say for example ano. So kung siya ay nag 8% to 10%, so for sure is OB na yan. 'Di ba? So for now is medyo pinitik-pitik pa lang 'to eh. So retest lang halos 'to. And i-check natin kung masusustain ba yan kasi magkakaroon throwback yan for sure. Eh. 'Di ba? So sa malamang ganun. Pero yung iba kasi hindi na nagkakaroon ng throwback, guys. Especially pagka ano, kumbaga super hype. Okay? So maybe magkakaroon ng konting pullback sa lower time frame tapos pitik-pitik ulit papataas. Ayan. Then sa 200 day moving average, ito pa isang problem dito for MEG. Fresh retest kasi rito tapos fresh breakout. So nag-close sa may taas ni 200 day moving average. So crucial din to guys for MEG. Okay? So tingnan natin 'yan yung mga points natin, mga ideas natin for Mega World. Fresh breakout pala to. Ayan. So dito guys, okay, so triple top. Let's see ano. Ay kasi retest lang to halos eh pagka ano natin ano. Ayun no. So triple top dito sa 4 hour chart. Ayan. So maybe meron ba tayong trend line dito? Okay, baka sakaling meron tayong mai-add. So parang trend line nga to guys. Oh. So, parang trend line, no? Ayun, no? So parang siyang trend line. So kung ano to, kung siya i-validated guys na trend line, so it's time to take a profit. Okay, kung meron kayong profit guys, i-take profit nyo na muna ano. And for sure is magkakaroon naman to ng ano, throwback. So sa malamang. Ayan. And sa daily support natin ano, ito sa neckline 2.33. Ayan. So I think tapos na po tayo. Maraming salamat sa panonood. See you bukas. Bye.